Radiant team back. Remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining. Dire team pick. Dazzle. Yun, good evening guys. Ito na tayo sa ating huling hantungan for the last series of the day. At Painex versus Tigers. Last na to na game. Best of one pa rin tayo. And masaya tayong lahat kasi panalo yung TNC kanina. Hindi ko lang napanood. Napanood ko, syempre. Kakagising ko lang nga eh. Papanoorin ko na lang yung replay. At for Painex, ito, Terror Blade pa rin yung kanilang... priority pick, sinabayan pa ng Dazzle. So, meron tayong Shallow Grave at siguradong-sigurado, pag na-Shallow Grave siya, makaka-Sunder pa siya right from that combo. Pero Tigers ngayon, Tiny and Enigma. So, si Zephyr, I'm guessing this will be Zephyr and the Tiny. Best of one lang to, ah. Best of one. Ang matatalo dito, Airport Major agad ang kasunod. Ayan. Oh, kaya sobrang mabigat tong game na to, no? Mabigat talaga to. So, alam naman natin kasi... sa mga previous matches natin, lagi talagang fin-first phase. Kahit first pick, fin-first pick talaga yung Terror Blade. Kasi kumbaga, isa sa mga magagandang heroes sa Reliable. Meta ngayon. Yan. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ha? Si In Your Dream po ba yung Wonder Kid? Opo, siya yan. Kailan laban ulit ng TNC? Tomorrow? Bukas. Yun. Eto ha, hello sa ating 5,000 viewers na nanonood ngayon. And then, mas maganda ka pa daw sa gabi. Naku! Ayun lang. Sana may gumagano no, pag lalaki. Gumagano na ang gusto pogi. Mo mas maganda ka pa sa gabi? Hindi, lalaki pogi yung gano'n. Shoutout sa inyo dyan, Dylan, Dylan00X. Hello sa inyo ah. So, naku! Ang nakaboto tayo lahat sa prediction natin, puro Tigers puro tayo. Puro Tigers. Si maliban kay Alo. Alo. Siya lang yung nag-PNX. Sa November 13, paata yung mga laban, sir. Do we have one day, cut-off, sa kanila?
Or meron na ba bukas agad? Meron na ata bukas eh. Yung mga laban dito sa KL Major. Sabi kasi dito ng isang viewer, November 13 daw ang next laban. Meron na bukas meron yan. Na. Tuloy-tuloy yan. Wala tingin ba tayong sked dyan? Tingin ko naman eh, na bago sila magsisked is doon na sa main stage. Oh, mga ganun nga, meron isang araw. Yung wala lang palugit. Game is sa November 15. Oo, dyan. May palugit yan eh. Oh, sige, umalis na kayo dito. Ayan o, sabi ni Queen Rose, Boss Sean, gumaganda kayo ngayong gabi. Naku. Sinabi kasi ni Alec eh. Pag-greet sa GF ko na si Dayan from Tarlac, Manila. Mahal ko yun. Sabi dito ng ni RM03. Mm-hmm. Ayan o, so, malakas ng love ni Kuya Nico kasi nanalo ko ni Ning TNC. Uy, Panda for Brewmaster. Brewmaster for Phoenix. Lagi nga nilang pinipick yan, pero sa first phase. So, ngayon, hindi nila na-pick agad. Kasi, eto nga, mas prioritize nilang ipick tong Terrorblade tsaka Dazzle na combo. Oh, nga, no. And eto, ginagawa nila tong support. Ang gumagamit nito yung... Dito long game, position fast game to. Na Brewmaster. Oo nga, no. So, comfort hero, kumbaga, for PainX, etong Panda na pick. Well, Tigers, Enigma, kahapon, hindi ko makalimutan yung ano ni... Yung Rubik Zephyr, ni Zephyr. Eh. Grabe yan. At sadly lang na ano sila ng Fnatic eh. Pero maganda din mga matches tomorrow, Fnatic din. Tutunghaya natin yan. Ito na nga pala. Ah, nakita ko yan. Nagpapabati nga ako pero ban ako sa Facebook eh. Four Tigers dito. At pick, medyo greedy pa yung mga first two picks nila. Medyo greedy. Tiny at saka Enigma. And nag-iisip. Pero kumbaga, ayan din kasi yung isa, ayan dalawa sa mga comfort heroes nitong Tigers na lagi natin nakikitang pinipick nila. Oo. Eh, nag-iisip sila ngayon ng hero para kay Zephyr. Ah, or 1437. Ha? Eto si Magnus. Grabe naman tong Tigers, parang gustong-gusto nilang wag yung kumbaga hindi na mabigyan ng chance yung Terrorblade na makapag-sunder, no? Talagang okay lang ito. Uy, Magnus, ano yun? Nawala ako sa Twitter. Nawala tuloy. Nawala tuloy. Pinagtitripan kasi siya ni Lahuyan ni guys. Pinagtitripan ako. Ito, Magnus. As isa sa mga... Uy! Kasi Tigers dito, di ba? Pag may Magnus, meron silang Ember Spirit. Eh, yung Ember Spirit nila, kadalasan, doon sila natatalo, no? Ayun, wala ka, PainX, pick agad ng Kungka. Solid yung kanilang ano, pick dito, ha? Oo, kumbaga, kahit ma-black hole, RP, meron kaming ghost ship na pampakunat. Uy, si Alec Mist. May poster ako sa chat. May poster ka? Ano, Alec Mist. Ah, ay yung ano mo 'di ba? Yung sa Dota 2 mo 'di ba? Ayan, so true. Nakita na rin natin yan. na ginawa nga 'yan na pangontra din sa Terrorblade kasi pag nag-bash no, pag bash kahit may BKB. Eh maganda din 'yun kasi 'di ba sinabi ko kanina Magnus at saka Ember yung mga combo nila. At least etong Troll Warlord mas malaki yung kanilang winning rate dito. Tsaka kagaya nga nung nangyari, nung last, hindi ko alam kung sino kalaban nila. Basta yung Ember Spirit ni Ajit, hindi ganun kaganda yung nangyari, no? Oo. So, at least ngayon, so, pwedeng, water. Ano to, pwedeng mid Magnus to ni In Your Dream. Oo, In Your Dream. Oo, di ba? Kasi di ba, nasanay tayo for In Your Dream yung mga carry na mga player or mga, carry na mga heroes, mga ganun. But then, Magnus is also a flashy hero. Si In Your Dream naman ano naman siya eh, yung explosive din na type. So Magnus pag nagka-item siya, nako. Diyan natin. Abangan natin yung mga RP dito ni In Your Dream. Nasa ano na rin eh, nasa dugo niya na rin yung hindi yung ano, yung gameplay ni In Your Dream, yung nagro-roam. Kinaslamid kahapon ni Fox eh, nagtataka siya bakit kahit Monkey King niro-roam agad ni In Your Dream. Oh. Mm-hmm.
At saka alam ko itong Tigers, gusto talaga nila yung Magnus dahil sa Empower. Oo, Empower. Dati nung si KYXY pa yung isa nila, pinipick nila yung Magnus para sa Empower kasi, pero para kay In Your Dream yun ah. Kasi this time, si In Your Dream na yung gagamit ng Magnus. Pero dati, pinipick talaga nila yung Magnus para sa Empower, pampabilis ng farm ni In Your Dream. So hanggang ngayon, nakuha pa rin nila yung ano. Hanggang yung ginagamit namin. Uy, last pick dito, Silencer ah. Maganda tong Silencer na pick para kung gusto nila mag-engage sa Panda, eh uunahan na nila agad bago makapag-Panda split. Oo, at saka medyo ano din nga, no, hindi kinuha ng PainX yung Silencer. Nakuha na nila, sa Enigma. Oo, tingnan mo, nakuha nila Enigma Magnus, tapos hinayaan lang nila yung Silencer. Last pick pa, no? Magandang counter din sa akin yung ano. Yun. Kasi kinukulang din sila ng isang support eh. Which could either be PainX na pwede mag-last pick din ng Silencer dyan. Kaya kahit yung Enigma, meron siyang BKB at saka makapag-ultimate siya. Isang cancel isang lang din yun. Isang global lang, no? So for Tigers, smart pick para sa kanila. Oh, sobrang ganda ng draft ng Tigers dito. Kompleto yung ano nila. Kompleto yung lineup nila. Oh, kasi si Sefer din dito, gustong-gusto ni Sefer na Tiny. Quattro na Tiny. Malakas siya yan. Malakas siya yan. Yan yung mga, isa sa mga heroes niya. So PainX dito, nag-iisip nga pala ng last pick nila. Kulang sila ng Quattro. Kulang sila ng Quattro. For yung farming na ano? Farming pero na... Pero kasi sa mga previous matches nila, yung sa group stage, etong Brewmaster is yung position 3 nila eh. Ay, position 4 pala. Position 4 nila. Pwede pa, pwede pa. Pero masyadong greedy yung 4 na ano. Na, pero tingnan natin kung... Meron pa silang 30 seconds. Ano sabi mo, Joma? Pop Quiz God Eric is in the house, yo. Uy, Veno. Ala? Ang ganda rin ng pick ng ano, Veno para sa PainX, no? Oo, para sa Magnus. Kagaya nung ano, kagaya nung game ng Secret tsaka nang yung kanina Secret at saka Vici. Oh, BG. Tamang ano. Si CNC pa nga yung Venomaster ngayon, no? Siya carry talaga to. Venom mid. Ay. Venom mid. Oh, Venom mid. Tapos sa Panda will be the support. Si Flea. Eh, di ba position 5 si Flea? Oo. Siguro palit-palit lang ho sila dyan. Pa-shoutout naman sa mga nasa dorm na nanonood ngayon. Ayan ang sabi ni Kudnia. Hello po sa inyo. May laro po ba si Sir Mike mamaya? Meron. Yan, pagkatapos na itong game na to. Wala pa. Wala pa si Sir Mike. Mamaya-maya, guys. Actually, kahapon si Sir Mike, gusto ni Sir Mike, Sean, pasama sa ano, sa laundry. Magpapalaundry doon siya kasi mabibisit talaga siya ngayong gabi. Isang 40+. 40+. Kuya Nick. Ayan, hello. Nandito si Kuya Nick, Ang hirap ng lineup ng PAIN. Pwede naman eh. Kasi for Panda na support, at least di ba ma-utilize nila yung Panda dito na support. Kasi kinounteran sila ng Silencer eh. So better, ano na lang, pick a hero na pwede tumulong sa teamfight, which is Venomancer na maganda din. Etong PAIN Gaming, dapat apat na heroes eh, protectahan nila yung si Terrorblade na makapag-farm. Di ba usually pag mayroon mga Terrorblade na pick, parang all-in sa Terrorblade, no? At saka lalo na kasi tini-first phase na pick na yung Terrorblade. At saka etong sa side ng Tigers, maganda yung pick ng PainX na Veno. Kasi etong sa side ng Tigers, sobrang daling i-execute ng mga skills nila. Pasok na pasok yung RP, Black Hole, walang ka-cancel. So ang ginawa nila, yung Veno, para hindi masyadong maka-position etong Tigers. Venomancer, yung sagot dyan. Yung mga Plague Ward, yung mga Poison. Oo, talagang kailangan pa nila mga Force Staff, Shadow Blade, para lang sure na makakapasok tong ano nila. Tong combo ng Tigers. Nakuombo-combo nga pala yan, oh, yung kanilang hero. So, for PAIN, eto po si CNC sa Venomancer, si Ritsu sa Terrorblade, si 4DR on the Kunkka, si Flea as the Brewmaster, and si Lelis as the Dazzle. Side naman ng Tigers, 1437 sa Silencer, in your dream sa Magnus, Moon Meander, Enigma, Zephyr, Tiny, at si Ajit sa Troll Warlord. Ayan na nga guys, ang best of one lang tayo ha, sa lower bracket to. Next will be the Airport Major, ang matatalo dito. Oo, ang matatalo dito, laglag na sila sa Kuala Lumpur Major. And ang mahuha nila is 75 DPC points lang, no? 75. Crucial na crucial din nung ano eh. Yung DPC point system dito. Kasi,
we have a 5 major. Limang major na lang. So kasi pag nanalo ka ng isang major dyan, malaki na yung factor na yun. Di ba, last year, marami tayong major, naghahabol lang sila sa points. Ngayon, nilimit na lang ng Valve yung mga major. Hinati talaga nila ng which is down to 5 na. So, whoever wins this major, first major, Sure TI na. Mga 75%, mga ganun. Na, parang nasa gilid na, nasa edge. Kumbaga kung sa grades mo pa lang ng teacher mo, nasa 75 din ka na. Yun. So, at least, di ba, si ang yung major dito, wala talaga mga throw game dito na dapat magaganap. So, si Moon Mender dito, naku, aggressive dito yung yung Dazzle, makikita agad nila. So, hahabulin na 147. Naliligaw yung Dazzle, ha? Oh, naliligaw nga siya ng landas dito, Eto si... Baka kung gusto niya hunin yung yung manok. Ayun ako, makukuha niya ata yung manok. Uy, nakuha niya nga yung manok. Hanap na isang observer na mas maganda. Nakuha nga ng niya yung manok dito. Wala si Wepas, no? Yung mga observer lang kasi na-reliant talaga sa akin yung sila sa Wepas. Wala siya ngayon dito, So, eto yung sa... masyadong mabilis to. Doon na lang talaga tayo. Dito na lang pala tayo. Okay. So, kanina bago mag-start, ilalagay sana nila yung Terror Blade dito sa top lane. Kaso, ano ba yung katapat? Basta iniwas nila. Iniwas nila sa Enigma. So, ngayon si Enigma naman yung, si Moon Meander naman yung pupunta sa lane dito ni Reeds too. Kasi gusto nilang hindi makapag-farm yung Terror Blade kasi yung Enigma, convert lang siya ng convert. Lumiwas na naman yung Terror Blade. Nade-deny pa yung creeps, diba? At saka yung mga Eidolons na grabe yung pang-harass. So, Terror Blade pumunta na naman sa top lane. Lumipat na naman kasi wala na silang mga TP niyan. Wala na. Tingnan natin mamaya kung mag-a-adjust na naman kasi yung meta ngayon, 'di ba? Lane to lane ang ngayon. Malaking factor yung advantage yung ng isang phase. Lane, laning phase, guys. And yung sa TNC, kakatapos lang ho ng laban ng TNC and ina-upload na agad 'yan ng aming technical director sa YouTube. At makikita niyo 'yan sa youtube.com/luponwxc. Yun. Sakto. Latest comments nga, direct. Yun. So, about the game, ito si Venomancer versus Magnus. Ano itong muna eh? Siya? Match lang naman since kahit na maharas si Magnus, meron naman siyang Shockwave and Empower para masecure yung last hits niya sa mid game. Correct. Uy, naku, si Ritsu. First blood nga ba to? Ayan, masusungkit. 2 more hits. Ayun. Pero buti nice na lang. Nice TP from... Dazzle, si... Four. Ano pangalan yan? Ano nga pangalan mo? Si Lelis. Iba yung pangalan niya eh. Oh, si Lelis nga ngayon. Lalaban sila kasi si Ritsu, kaka-solve niya lang dito. Si Flea, wala siyang mana. And eto nga pala yung ating brackets. Yung Pinoy. Si Flea. Pinoy siya, no? Si Flea yung tanging... Kanina may nagtatanong. Direct yung ating brackets. Nakikita ko yung bracket. Ina-arrange mo kanina. Eto yung updates ng mga bracket natin, ha. So, passive pa yung laban. Ayan. So, secret, nanalo kanina ng 2-0 sa VG. And yung LGD nanalo ng 2-0 din sa Alliance. So, secret at saka LGD magtatapat sa upper bracket. While tomorrow, EG, NIP, VP, at saka Fnatic, maglalaban-laban yan. And then, TNC, sa mga nagtatanong dito, ayan na, ang next nila nakalaban, Alliance. Hindi na yan best of one. Hindi na yan best of one. Ano na yan siya? Best of three na yung laban niya pa, na TNC. Sa 13 pa pala yun, yung game ng TNC at saka Alliance. VG, and then, yung mananalo dito, kakatakot naman ng kakalabanin ng mananalo dito. Vici Gaming, guys, ang kakalabanin kung sino man ang mananalo sa best of one. Pero ito po yung first blood makukuha dyan ni Ritsu. Namatay pa si Ari. Double kill to. Uy, naku po. Isa na lang. Isang hit na lang. Uy! Grabe naman yung jukes doon ni 1437. Mali lang talaga yung ni Ritsu, yung kanyang prediction. He has gone the other way around doon. Pero ito, toss back para sa Bunga. Nandito pa yung troll. Binash pa ng isang beses. Meron pang avalanche to secure the kill. That will be Kunkka to fall. And ito agad ang sagot ng Tigers. Biglang change ng lane. And si Moon Meander to teleport. Gusto talaga nilang itapat si Moon Meander dito sa Terror Blade. And this time, wala na siyang metamorphosis. Tsaka perfect. Na siya dyan. Perfect talaga ito ng opportunity. Pero si Ritsu, bibili na teleport. Bumili na teleport
Pero napilitan siyang lumapan kasi nandito yung Kunkka. We have the advantage in numbers. Eto yun nga, si Moon Mender kakateleport lang nun. At mamamatay pa din. 2-1-4-3-7. Delikado para sa Tigers. No, nakaka-farm yung Terrorblade and nagkakaroon pa siya ng kill. Oh, yun, umiwasagad yung Terrorblade eh. Kasi alam niya, yung Enigma cooldown pa yung kanyang teleport. Sana all. Sana all. Ah, sige na lang mamaya. Tayo dalawa, sa Starbucks tayong dalawa. Libre mo? Tingnan ko kung ilan ang pera ka. Ayun lang. wala ka Starbucks, meron ka. Joma. Ah, wala din siya. Yan ba yung kayo-kayo lang? Okay, kayo-kayo lang. Kakawawa okay naman tayo, lang. No? Kawawa naman tayo, Joma, no? Nagkape ako kanina yung sa ano ba yun? Cube coffee. Oo nga. Uy, naku po, si Flea dito, yung panda. Avalanche, mamamatay. At least, di ba? Ito yung nangyayari. At ito na naman si Moon Meander sa bottom lane. Ano ba yan? Oh, kasi susunod niya talaga yung Terrorblade eh. Eh, gagawin naman ito. Pag nag-teleport naman yung Terrorblade sa top lane, triple lane na naman yung doon. Pipitas na naman sila, papatay. Ganun eh. Oh, pero ang maganda naman sa paIN X, kada plano nilang lumipat ng lane, bago sila mag-tipi-tipi, may napapatay muna sila. Oo, oh, no? Yan o. At least, di ba, nagagamit nila yun. Akala ko 7 pa yung TNC. Ako din nga eh. Kasi alam nyo guys, sa upper bracket, na 2-0. Puro 2-0 kasi. Puro 2-0 kaya napaaga yung games natin. Uy, nako po si Ritsu. Hinagisa ng puno. Pero hindi talaga siya mamamatay. Kulang yung damage ni Zephyr. Pero malay natin, di ba? Meron pang chase down na mangyayari doon. Pero nice from this Dazzle. At makaka-maximize pa sila na kanilang shrine na paggamit. Ayun na nga mga tropa. Tingnan natin ko si Ritsu. Teleport naman sa top lane. And then, naguluhan ako. So, offlane ano pala to, no? Offlane Kunkka? Oo, offlane Kunkka siya. Wow. yun eh. Ginawa nila na, ano eh. Kasi tinitingnan ko yung denies for the side of paIN X. And grabe sila mag-deny. Oo. Ako, si Moon Meander dito. Masisecure lang si Moon Meander kasi si Zephyr, makaka-Avatos and the RP. Ito nice na sinasabi RP, ko sa'yo, Alec. Ayun. Ito na sinasabi yung rotation ni In Your Dream, oh, no? Yeah. Makulit talaga to si In Your Dream, eh. Hindi nakikita eh. Malit lang yung screen. Ayun, nakikita pala. Guys, inaasar kasi ako ni Eric dito eh. Kaya gumaganan-ganan ako sa kanya dun sa pintuan. Nagpapaano sa Starbucks eh. Sana all may Starbucks. Oo nga, iwan na nga tayo. Hindi na tayo makakapot ng KL. Oh, hindi pa tayo binigyan. Hindi pa tayo share ng mga blessings. Sana maano sila dun. Sana tatayin sila doon sa kakainin na doon. Magtay sana kayong lahat dyan sa labas. Ito, X-Mark, Torrent, magkoconnect. And then si 1437. Naku po, inaabutan block, pa ni Flam. Buti na lang, hindi na block. Kung na-block kulang yun. Yung damage ni ano. Oo, oh, kulang. Ni, anong pangalan na ito? Naku, si Makay. Ayun na, sa akin to. Ay, wow. Ako, Makay. Wala ako, Makay. Wala ako, Makay. Sino? Wala ako, iyak na ako dito. Uy, salamat kung ano kanino daw? Man ito gawin. Yun, no? Ano daw yung meron? Hindi ko naririnig eh. 3-in-1? 3-in-1 lang yung atin? Kawawa naman tayo. Sige, mamaya. Hingi ako niya. Ay, gagaya na lang baso, last baso, time. Baso. Meron pa nga kayong kape dito. Oh, yun, no? Daming kape. Guys, kasi adi kasi ako sa kape. Coffee is Oy. Life. Okay lang. Basta libre. At ayun na nga guys, back to the game. Eh, kinukulit kami dito eh. Pasensya na po. Hating kapatid, ano ba kayo guys? Hating kapatid, guys. Ganito kami kaano eh. Kuya ko kasi si Sean. Oh, kuya. Little sister ko kasi ito si Alec. Huwag kayo man. Bili ka. Bili ka. Ulul. Ayan na. So, uy, top net worth pa si In Your Dream, oh. Pero yung Venomancer dito, steady lang si CNC. He has the face boots na build dito yung ano. Yung Venomancer. Kasi casual Venomancer, binibuild nila. Hindi talaga sila nag-upgrade ng boots. Inuuna nila yung mga Veil of Discord. Ano talaga. Pero aggressive to na Venomancer. Aggressive. Tapos na po yung TNC. Panalo na yung TNC guys. Kaya pwede na kayong ano dyan, mag-chill. Guys, pag tinatago ang kuya, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam niyo naman yan. Sanay na tayo dyan, okay? Respect. It's a sign of respect, guys. Kaya, huwag kayong mano dyan. Huwag kayong magulo dyan.
Uy, naku! Ayun na! Ayun. R.I.P. gym. Mag-gym pa naman ako pagkatapos ng... Anong ano to? Pat, aning... Swap na lang tayo. Mas gusto mo yan? Ay, parang chocolate. Ayun, ayaw mo ng chocolate? Ayun na guys ha. Sa mga gusto magregalo ng chocolate dyan, ayaw na niya. Ayaw chocolate. R.I.P. gym so, talaga. So, mababasag na to. Uy, mamamatay. Yun, namatay si 1437. Pero ikaw, sino yung... Yung pinili ano? Mo dito mananalo? Si, Tigers, syempre. Tigers tayo pala. Si. Suporta tayo sa Tigers. Pero tingin ko naman eh, okay lang yun since the progression of the game, it is still early to tell pa. Yun lang yung si, about the farm of Ritsu and Troll Warlord, pantay pa rin na. At saka pare sila merong nakuha isang tower. RT, gusto nga makomit pero si Wonder Kid dito si In Your Dream, walang maaabutan. X-Mark, Torrent, nandyan pa yung Baby Shark. Uy, yun lang. Nakainin yung baka. Killing spree by CCNC. So si Zephyr, TP out na lang para hindi na siya mamatay din. Yun, isa ang sweet ng dalawa. Christian, may laban po ba yung TNC today? Kakatapos lang. Tapos na. Opo, tapos na. So, ang next na laban ng TNC sa November 13 pa yon. Bakit ayaw maklik ng free gift? I don't know for Tamago. May problem siguro dun sa mga free gift, yung XX. Professional lang talaga si Boss Shan. Shoutout naman dyan. Sabi ni Force Balance. Siyempre naman. So, grabe mag-take ng objective dito yung paIN X, ha? Gusto na talaga nilang basagin tong Tier 2 tower. Mas masakit kasi yung kanilang ano, early game kasi may Venomancer, may Wards. Tapos merong Dazzle, may Heal. While etong side ng Tigers. Uy! Naku, papasok yung army with the toss combo! Eto pa yung Global Silence and there goes the teleport! The cavalry has arrived! Dalawang heroes agad ang mamamatay. Which is alam mo, sasabihin ko pa lang sana, itong Tigers kasi, kailangan pa nilang mag-farm ng dagger nila, mga ganon. Pero hindi na pala kailangan kasi andyan nga si Tiny. Tamang toss lang nung galing. Hindi pa tayo nakakita ng panda split, ha? Pero black hole gagamitin para hindi makapag-panda split, pero parang shallow grave. Binibait out. Ano makakapag ganon? Panda split pa para makaligtas. Oh, sayang malayo pa kasi sila in your dream. Hindi umabot. Isang shockwave na lang yun, no? Hindi na sana nag-grave. Tingin ko, hindi din yun worth it. At si 1437, mapipitas pa. At eto dito yung ano, earth na nachupos na. X-Mark! Ayun pa yung Baby Shark. Kakainin! At si Moon Mender mamamatay. Oh my lord, what has happened to to Tigers? Sayang yung black hole at yun pa nag ano pa siya nag-choke point, na-tilt pa siya doon yung ang maganda enigma. Kasi para sa side ng paIN X meron silang kumbaga pang negate ng damage na mabibigay ng Tigers, like meron sila ng ghost ship kahit sobrang side ng Tigers, ayun nga may ghost ship sila at meron pang grave and may heal din pati yung armor, di ba? Magkokonfrontahan na kayo ni Boss Alo dito, ano daw tinawag sa kanya kanina. Ayun lang total nandito naman na ako eh. Hindi, ano talaga yun? Mga tamago chat, ano po ba yung sinabi sa akin yan? May susumbong po ba kayo ay, yan? Hindi ako yun. Alex Sean, panlaban sa lahat ng uni ng sakit. Ayun, magandang ano yun ha, magandang caption niya ha. Pero yun lang nga sir, muna dito. Wala po kaming narinig, Masala, wala po kaming narinig. Di ba? Nice one, Captain Yuki. Bati tayo. Yung ibang mga mag-ano dyan, ayun. Kayo bati. Si Owa. Si Owa, sinumbong ka na, nilaglag ka na. Ayun lang. Wala to. Pero tingin ko si Joma talaga nagsumbong. Oo, si Joma yun. Si Joma daw, sorry. At ayun na nga mga sir, 8-5 yung score natin. Nasa 13-minute mark pa lang tayo, pero paIN X lamang sila ng 1,000 pa lang. Venomancer yung pinakamayaman, pero yung Troll Warlord, tahimik lang yung troll. Siya yung angat pa sa Terrorbait. Ay, natorin. Dalawang poison ba naman? Ikaw? Hindi na siya gumalaw. Hindi na. Tanggap niya na, my body is ready. At saka isa pa Venomancer dito, meron ng Spirit Vessel. This is a very early Spirit Vessel, ah. Maganda to na item para sa kanya. Pang ano, gusto nilang mag-force ng teamfight dito. Para create lang ng space sa Terrorblade. Para sa Terrorblade, oo. Ang maganda naman sa Tigers, meron silang Empower na makakatulong dito sa farm ni Ajit. Sa troll niya. Uy, naku, aggressive sila. Meron sila na scan doon, kaya Troll Warlord iiwas ng bahagya dito. And si In Your Dream, medyo delikado si In Your Dream, ha? Ano namang item build ni Magnus? Wala pa siyang Blink Dagger, pero mabibili niya na ngayon.
Ayun, no? Meron na siyang 2,300. Flea finding out etong Magnus na tumatago, skewer, and then there goes the teleport, guys. Yun. Basic Dota lang. So, ang kailangan gawin ng Tigers sa team fight nila is mauna. Kasi pag inunahan sila, nauna yung Pain Gaming, mahihirapan na silang mag-back up kasi nga yung mga ward, hindi sila basta-basta makakapasok. So, ang kailangan nilang gawin is yung habang hindi sila kita, habang hindi prepared yung PainX, saka sila mag-initiate. Oo, at saka okay din naman kasi meron din silang Global Silence. Oh, yun nga yung magandang combo dito for Tigers, ha. With that combo, tsaka mas lamang talaga sila sa mas lamang talaga sila sa team fight kumbaga. Kasi ang tanging tool ng paIN-X dito is yung Terror Blade na may Metamorphosis. Yung Panda Split, they need to capitalize sa Panda Split as early. Pero after nun, after ng Panda Split, after ng Metamorphosis, pagbuhay pa dito yung lahat ng Tigers or apat sa kanila, pwede pa nila i-turn around agad kung hindi man na sila una makaka-initiate. Oo, tsaka maraming scenario. Crowd control itong Tigers. Kasi kunwari, nauna na yung RP. And pwede pang mag-follow up ng Black Hole. Oo, pero wait lang, nakapag-smoke sila. They are proceeding on the bottom lane. Bakit? Ay, pinapanood niya. Ay, pinapanood na. Maliit kasi yung nakalagay. Hindi ko nabasa masyado. Pinapanood na. De, sobrang labo talaga ng ano ko, Kuya Alo. Sobrang labo ng mata ko. Magpapalit na nga ako ng ano ko, ng contact lens ko. Out na ako dito. Hindi na mo sasalita. Pero ito yung... Pakinggan nyo, ha? 1,000 viewers ngayon na nanonood. Magandang tanghali sa inyo dyan. Kumain na ba kayo? And yun. Ayan, so... Uy, patay. Yun, mega heal na nga si Ori. So, shout out muna tayo, guys. Yan, sa mga nag-comment sa YouTube na YouTube channel, sabi ni Buboy, unofficial PH coverage pa si Kuya Nick dati. Tapos si Alo, nahihiya pa mag-cast. Ngayon, kupal na ng mukha. Good old days. Mga nakasubaybay dati pa, no? Oo. Kapal na lang mukha. Hindi kupal, ikaw, ha? Ay, sinabihan mo ng ay, kupal. Kapal. Ay, Ayun lang! Narinig ko na ang lahat! Wala nang paliwanag dapat dito! Ayun na. Lang! Naku! Nilaglag ako ni Joma. Ito na yung ano, si Pain. They're aiming for the first Russian advantage. And it looks like Tigers hindi sila makakakontest nito. Mali late sila na kanilang response. Mali lang guys, mali yung basa ko. Oo. Hindi, mahina kasi ako mag-Tagalog kasi Bicol talaga yung salita namin. So, ayan, masaya na yun. Mahina ka rin pala mag-Tagalog? Pati ako mahina hindi, din. Hindi ako masyadong ano. Hindi ka ano, ano nga tawag dyan, expert? Or... Hindi ako masyadong fluent, gano'n. Ano ngayon sa Tagalog yun? Uy, may RP ako narinig sa Venomancer. Gusto nilang i-burst out. At yan na nga yung Venomancer. Mamamatay agad. Kaya sino na, nakuha ba yung ano, Roshan? Huwag ka na ito magpaliwanag. Huwag ka na magpaliwanag. Oh, nakuha uy, sorry niya na. Huwag ka na, ito ha. Nakuha nila yung Roshan. Pero yung Tigers, active pa rin sila since they know na Metamorphosis was on cooldown. Oo, ginamit so, din kasi para mag-ganon. Roshan. So, ginawa nila, kinuha na lang nila yung bottom second tower and then nakapitas pa sila ng Venomancer. Ayan na nga yung score, 9-6. And then, nakapit-kapit lang sa first 10 kills, guys. May pag-asa pa dito yung Tigers kasi isang clash lang na malupit, isang black hole lang. This could mean the first 10 kills para sa kanila. Full team wipe, kumbaga. Oh, tsaka, etong si Moon Meander. Moon Meander, kailangan niya talaga dito yung hood. And pwede niya rin itong gawing pipe para supported din sa teammates niya. Uh-huh. At tsaka si Ajit, kailangan niya muna ng BKB. Tsaka, para maka-free hit siya pag na-RP or nag-black hole. So this will be a casual na Yasha. Ano lang. Pampabilis pampabilis ng kanyang movement speed, pampalaki ng damage since agility din tong Yasha. And he will go for the BKB right away. Kulang na lang ng 1,800 gold para pa sa BKB makaka-shallow grave pa to. Pero patay pa rin. Pero nandiyan na ho si Flea, ha? Teleport out na sila. At ayan na nga, mabubuhay pa! May paparating. Naku, nakuha pa si Moon Meander na X-mark pa doon. Kaka-teleport lang, hindi pa nakasibat.
sobrang last second lang yung ano no, yung shallow grave. Oo. At ayan na nga yung pa. First 10 kills for paIN, makukuha na nga nila. Titingnan daw nila yung video. Wag nyo na panoorin, guys. Okay na yun. Nakamove on na nga tayo dun eh. Ito naalala na naman. Oh, no? Naalala na tayo. So, Troll War, 1,000 na lang para sa BKB. Nakita ko nga dito si Flea. That will be the... Ay! Paper, yung scepter, Panda! Yung scepter first item! Once again, Tigers. Hindi niya na stop. Once again, Tigers, guys. Mag-aano naman sila. Magkakaroon naman sila ng kamalian. Hindi sa mid-game. So, bale gagawin nila dito. Farm-farm na ulit. Grabe naman yun. Basta Bicolana, maganda. You know. Hindi pa ako nakapunta ng Bicola. Pero ganun natin yan. Tingnan natin yan kung marami ba talaga. Basta... Ano yun? Yung Tikalon? Ano yun? Bisaya term yan eh. Pero mga Ilongga yung Tikalon, guys. Hindi Bicolana. At eto na nga si Ritsu. Eh, yung Tikalon is ano, Barbero, kumbaga. Barbero ba? Sabi nila. Yung mga taga Bicolana. Pero tingin ko naman, mga sa Ilongga yun eh. Yung talaga mga Barbero. Kasi over exaggerated sila kung magano magkwento. Yan yung ano. It's a parang stereotype ng ganun. Pero hindi naman mayabang siya yung mayabang mahangin daw. Hindi siya mayabang mahangin, barbero lang nasosobraan lang minsan. Pero ano lang, parang grabe naman si. Pero moving on dito si Flea, magpa-panda split na nga and magba-box out lang siya kasi yung third wave binabawasan na yung third tier tower, guys. Wow. Tigers, kinakailangan nilang dumepensa dito. May black hole pa available, oy! Ayan na nga si Ritsu. Magagamit na nga yung Aegis ngayon. May black hole at global silence. Si Flea, matatanggal na yung kanyang panda split. Ito yung gante. Global silence para ma-secure yung kill para ayun, sa ayun, panda. Ayun, ano ba yun? Mm-mm. Yung term na sinasabi nila kanina. Ayun yung masasabi natin kay Flea. Mayabang. Uh-huh. Alec, siya, no? Bilis daw ng X-Mark. Mabilis talaga mga ex. Ayun lang. Ayun na nga mga sir ha. Still yung Tigers na kuha na ng PNX yung 30 tower. Very early yan ha. Nakapitalize talaga nila yung early na Aegis advantage. And about the farming, it is still tight yung competition dito ng Terrorblade at saka yung Troll Warlord. Let us check for Troll. Yan, BKB. And may ano na ka? Mask of... Madness. Magmamanta style. Death Mask. Morbid Mask. Ayan. Magmamanta style na ho dito yung Terrorblade. Pero kapos pa siya sa gold. 400 gold more. And alam ng Tigers na kinakailangan nilang bumawi. Eto na nga, yung si Kungka. Kungka, anong item ng Kungka? Masakit yun ha. Shadow Blade, Double Bracer. Makunat din ang Kungka. Makukuha na nga nila yung Sabi Tower. Nagkakaroon na ho na tayo ng Clash. Kulang na lang ng RP na kinakailangan. Sephir with the Avalanche. Uunahin doon. Uy! RP sa lupa. Wow, na-cancel lang. Na-cancel niya. Fake RP lang 'yun. Wala ngayon. Na silang global. Pero dito si Wonder Kid in your dream. Makikita na nga si Flea, sobrang aggressive, no panda split, but then Wonder Kid mamamatay dito sa Spirit Vessel ni si CNC. Ganda din kaso yung positioning ng PNX eh. Alam nilang maraming crowd control tong Tigers na pag nagdikit-dikit ka, huli ka, di ba? So, ginagawa nila talagang hiwa-hiwalay sila. So, maganda yung positioning ng paIN-X. Oh my. So, ngayon na Terrorblade, meron na siyang pang manta style. And after ng kanyang manta, he will go for the Scuddy. Naku, kinakailangan na Tigers makabawi dito ng isang malupit na wombo-wombo. Yung black hole ni Moonmender, yun ang inaasahan natin. And si Moonmender will go for the Blink Dagger. And casual Hood of Defiance muna. Hindi siya magpa-pipe ha. Oo, para pa-counter sa Venom. Kailangan niya na rin. Nung una, feeling niya hindi niya pa kailangan yun. Tama. Kasi nakakapag RP pa naman. Pero kagaya kanina, bumasok si In Your Dream, hindi siya nakapag RP. Pero kung may Blink Dagger yung Enigma doon, makakapag ano pa sila doon. Set na sila. Makakapag-set pa. Kahit walang global. Oh, yan din. Tingin ko, Troll Warlord din eh. Pwede siya mag-invest ng Dagger. Para kung may malupit na black hole. Pero ngayon, Troll Warlord will go for the S and Y. Ito na yung inaantay. Ayan. Yung Blink Dagger ng Enigma. And may global na rin sila this time. Nako, kumpul-kumpul din dito yung paIN-X Gaming.
Magkakaroon ba tayo ng perfect execution? Yung inaantay ng lahat. Ito si Zephyr going in aggressively. Tiny. At may dagger rin siya. Oh, may dagger din siya. Makikita niya ng dalawa. Kung kaunahin nila, napap na ho yung smoke. On the chase down, Shadow Blade lang. Na-delay dito yung sentry. There goes the clash. At pwede pang mag-panda split dito si Zephyr with the global silence and black hole. Uunahin nila yung panda. Para hindi makapag-panda split, may RP pa available para sa Venomancer. Nakapag-buyback ho dito si Ritsu. Metamorphosis on the backlines. Papakuna to si Kibi. Pinapakuna to nila dito. At kung ka dyan, saves the day. At mamamatay nga dito yung Enigma. At masusungkit pa si 1437. Yung Tigers. So, hindi sila makapasok na maayos. Another failed attempt for Tigers, guys. Remember, this match is very crucial. Kasi ang matatalo dito, wala na eh. Kumbaga, wala ka ng pag-asang makakuha ng mas mataas na points. And ayun talaga yung pinakagusto ng lahat ng teams na kasali dito. Ako po mga sir, eto na yung paIN. Raragasan na sa bottom lane. Kinukuha na po. At 5,000 advantage na agad itong sila Ritsu. Free hit din si Ritsu eh. Masyado nilang ginamit yung kanilang tools na kinakailangan sa mga support lang at saka sa Venomancer. Mahirap kasi dun yung teamfight na yun, mahirap para sa Tigers kasi wala silang vision. Walang ward nung kumbaga, meron mga nagdidikit-dikit pero hindi nila kita yun. They were expecting to burst down nung Panda tapos nung Venomancer. Pwede sila mag-bail out nun. Nag-buyback and then hindi nila inaasahan din na may BKB na yung Venomancer. Which is a very good build para dito sa kay CNC. Kasi minsan natin nakakita ng Venomancer na may BKB agad eh. Usually pang pampadamage, mga aganins, ganun. So, doon nanalo yung Painex at nag-fail na naman yung Tigers. Pero hindi pa to tapos mga sir. Ito, konti pa lang yung kalamangan ng Painex. Tigers have been here before. They were down for 38,000 gold and nanalo pa sila. Yung kahapon yung ni Zephyr. Pupuso pa to. Puso pa yan. And ang maganda naman dito sa time ni Zephyr kasi pwede siyang mag-transition into a position 3. And talking about Zephyr, may X-mark siya dito at mukhang mahuhuli siya. Ayan yung toss. And gagamitin na nga dito ni Kuka yung kanyang RP for In Your Dream. Pero nakapag-panda split yun. RP na naman. TP at mag-fail. Painful to watch yung mga nangyayari dito. Parang kung iisip, kung titingnan mo yung laro ngayon ni In Your Dream, hindi ganyan yung nakilala nating In Your Dream, no? We had our bad days. So, kumbaga, hindi niya to araw. Hindi niya to araw. Eto pa, sinakto pa na dito pa sa best of one. Pagmalasing nga naman. Yun na nga. Pero, aantayin pa naman ng Tigers dito yung cooldown ng RP ulit. They still have the black hole, kaya nag-hesitate itong paIN na makapag-push. Pero guys, huwag kayong mag-alala kasi hindi pa naman tapos to eh. Kumbaga, itong yung nangyari kanina, nag-RP, nag-cooldown naman yun. So, okay lang. Cooldown? Syempre naman. Nag-cooldown naman yun. Kaya, aantayin natin yung mga sunod na RP ni In Your Team. Isang minuto. Ay, sakit nun ah. At tama yung sabi dito ni Mirdox. No hate, just love. Di ba? Ito si Kungka, siya, Halberd. And si Moon Meander, guys, he needs the BKB, but he would still go for the Pipe of Insight. Pipe. Kasi masyado masahit yung magical damage dito. Lalo na yung skills ni Ven, ni CCNC. At saka ang iiwasan niya naman talaga is yung Torrent. Hindi niya naman kailangan mag-BKB right away. Kasi walang pang-cancel na kanyang black hole. Naku po, na X-mark na naman. Grabe naman to si 4DR. Bayad na bayad dito yung X-mark na pick, na Kungka na pick. Meron mang buyback yung Tiny. At yun, meron siyang buyback available. At si Magnus, may BKB na finally. And kapit-kapit lang. Yung Painex dito, lamang sila ng 5,000. Yan, so may second Roshan na. Eto na, alam na rin to ng Tigers na merong second Roshan.
Ang paIN X, they are still on the 5-man hero. At una sila makakapwesto dito. Will they go for the Roshan? But I think... up na rin yung RP. So, pwedeng i-contest ng Tigers to kung sahaling mag-Roshan to. Ayan na nga, ipa-black hole nila yung Panda. Ayaw nila ng Panda split. Gagamitin yung 147, yung kanyang global size, pero mamamatay siya. On the other RP? Hand, and the RP uy, dito sa Illusion! OMG! Ano na masasabi ko? I am also tilted and Moon Mender din mamamatay. Wow, wow! Naku po! Ito si Ritsu na jukes siya dito. In your dream. Antayin naman natin ang cooldown. Think positive. Think positive thoughts. Hindi, yun ko nga team fights kasi nila. Laging lamang sa positioning tong paIN X eh. Oo. Kanya-kanya kasi sila eh. Kasi good din for ano for paIN X kasi watak-watak eh. At saka, kung makikita mo yung ano, Uy, na X-mark yan. Babalik pa ba yan? Hindi na. Pero si Sefer, mukhang delikado na. Ayan na nga yung push ng paIN. And they know na wala na hong RP. Wala nang black hole wala dito. Black hole. Wala na rin global. Oh. At ayun and itong si Ajit, mahihirapan siyang pumasok. Mm-hmm. Kasi wala nang ano. Kumbaga tatakuan lang nila si Ajit eh. Walang mag-hold dito sa paIN. Sabi ayun siya. Nga si Sefer. Uy, Poison Nova gagamitin. Tatlo tatamaan mga sir. 4DR lumalaban ho dyan kung ka makakaalis pa. Kasi makunat na makunat 1437 mamamatay doon. Kaso ang daming ward eh. Nababox out sila ng ward. Yan nga, nakakabesit nga tong wards na to. At still holding on yung Tigers, but paIN X could go for the Roshan. Second Roshan yan, it will have the cheese and the Aegis na kung sino man ang makakakuha nito. Cooldown pa yung RP ulit ng isang minuto. Ayan, 25 seconds. And then Enigma isang minuto ka so, para sa kanila. So, isang minuto pa. Pero wala namang ano, wala namang metamorphosis, right? Mm. So yung kanina sa top dito sa top lane na ano na clash, wala silang vision eh, yung pag-RP ni Inner Dream, wala silang ward doon. Pero etong paIN X meron, kung makikita mo doon, may ward sila, may ward sa lane. So nakikitang-kita nila na mag-RP. They don't have the metamorphosis but they have the double damage para sa Terror Blade. Ang swerte naman ng mga moko. At saka, meron din mga ano eh, may mga guard kasi tong paIN X, yung mga serpent, ayun, serpent guard, yung mga ward, ano ba tawag doon? Plague ward. Yan, plague ward. Yun na nga, box out lang ni Flea para makapag-secure ng Aegis and Cheese. And eto na naman yung paIN, lalamang na naman sila. May sinabi dito yung si Queen Rose. Okay lang yan, sa Malaysia naman talagang bootcamp ng Tigers. Di sila lilipat. Diba? Hindi sila mag-airport. At least, di ba? Meron tayong ano. merong ano pa rin doon. Silver lining, kumbaga. So, sayang lang eh. Pero... At saka, kahit malaglag naman sila, mas mara... Sino na ba unang nalaglag? Kung malalaglag sila ngayon, kung pangalawa sabihin sila. Natin, meron na silang 175 ewan ko ba sa mga 175 points compared dun sa paIN Gaming. 75 kasi yung, per player yun. Hindi, kasi nag-ano sila, nanalo sila ng minor eh. So may points tama, pa sila tama, galing tama. Sa minor. So mas lamang pa rin yung points nila so, sa paIN Gaming. Inat mo lang pala. Champion nga pala sila ng so last mas malaki minor. Pa rin yung nakuha nila compared dun sa paIN Gaming. Ayan, 200... Ewan ko, basta bahala kayo dyan. 225 points na daw all in all or 195. So, pasok pa rin sila sa ano sa pag DPC racing. Yung marami nag-uunahan ngayon. And first pa naman 'to na major eh. So, not to be sad about it, pero Tigers 9,000 ang kanilang deficit dito. paIN X has the Aegis, has the metamorphosis available. And tingin ko inaantay na lang nila yung Panda na makapag primal split. 25 seconds for the primal split and after that one they could go for the push again. Nako po. Malupit na Wombo X combo. Una combo lang one time. Malupit na Wombo combo lang. Itong Tigers kinakailangan talaga nila. Shout out naman kay Drag Me to Hell, sabi dito. From Abu Dhabi, UAE. Nanonood ng Dota habang umiinom. Naku po. Sarap niyan. Sarap ng feeling ah. Yung tagay-tagay lang tapos chill. Chill na chill tayo. At ayan, nagkakapestuhan na nga yung dalawang teams dito sa top lane. Panda split available na ngayon. Anong item ni Ajit? Ajit, big SNY, at saka Satanic. Pero kukunin na nga ni Ritsu yung tower ngayon. Papasok na si Sefer at naka-counter ba sila? Fight. Ayan na nga yung Panda split na pwede nilang iwasan kung bahagya.
Pero kailangan nilang depensan to eh. Makukuha na nga ng Phoenix Gaming yung nasa top tower. Gagamitin na nga ni In Your Dream yung skewer. No RP this time. At ayan na nga, nakapag-sunder pa! Woohoo! Naku po! Yung troll sa tanig! Nakapag-pop ng black hole dito. Aegis magagamit. RP counter, global silence, wala na. Ritsu, wala na rin metamorphosis, pero pinapakuna to sila RP, ng Kunkka, Shiva's guard, Poison Nova, napakapte. And yung Kunkka lang so, mga RP dito, mga sir, mamamatay na si Moonmender. Buyback afterwards, Agit also would fall. Troll, makakapag-buyback din. At magpapatuloy yung laban, mabibigyan yung Kunkka finally. But then Tigers, it would take three heroes para lang makadepensa dito. Kunkka with the buyback, ayaw na patagalin. Eto ng Phoenix Gaming, hinahabol pa si Moonmender. Moonmender will have the dieback right there. Agit, wala siya sa tanig. Dieback nga ba ito ng Null? Meron pa doon yung Poison. And si Sefer pa dito, hindi mabibigyan. At meron pang Shallow Grave mga sir. At buybacks na ito. Huling buyback, huling sayaw. Pero eto nga, yung Phoenix Gaming, nag-GG na agad yung Tigers ngayon. That bakit will be boss? Boss na, I give up. Ni-raise na nga dito yung white flag ng Tigers. So, ayan na guys. PaiNX ang mag-a-advance sa next round dito sa lower bracket. Well, eto namang Tigers, uuwi na sila sa bootcamp lang nila. Dun lang sa Malaysia. Hindi sila pupunta ng airport. Ay, naku, sayang naman. Sayang naman yung C team natin na natalo pa. At ang masasabi ko naman sa kanilang, mas maganda kasi yung ano eh, mas maganda, maganda pares yung lineup nila. But the crucial mistakes was, they were so focused sa Brewmaster, ini-invest nila dun yung black hole lang para hindi makapag-panda split. And then, okay naman sana yun eh, na ini-invest nila na hindi makapag-panda split, but yung RP na kasunod na counter na crowd control, eh na-anticipate siya ng PaiNX. Hindi sila dikit-dikit. Kaya nga, dito si In Your Dream, hindi siya nakapag-perform. Sayang. Oh, at saka mahirap din kasi talaga yon. Kasi ako, Magnus Hero ko din. Kasi diba, nag-offlane. And usually, ginagamit din yung Magnus sa offlane. And kapag may Veno, sobrang hirap. Oh, sobrang hirap talaga. Like, kailangan, hindi enough na dagger lang yung pang-set mo ng RP. Kailangan mo siguro mga 4 staff or kahit Shadow Blade para sure na pasok. So, kaya nahihirapan ding mag-RP tong si In Your Dream. Hindi naman, kumaga, kasi nakikita ko sa chat kanina. Eh, we had our bad days naman oo, eh. We had our bad mahirap, days. Mahirap talaga para sa ano, mahirap, yun. Mahirap talaga yun para kay In Your Dream. Pero okay lang yun guys, kasi may ano pa naman sila. May nakuha pa naman silang points doon. Oh, may Pinoy nga sa PaiNX. Eh, good thing din for PaiN na nanalo sila kasi si Flea, doon yung Pinoy. And uy, eh, si Alu lang yung tama. Oh, no? Si Alu lang grabe. Tama. Oh, Panda. Panda nga pala, Pinoy nga pala yung player na yun. Ito yung ating prediction about sa, ano, about sa caster's prediction. Si Alu lang yung tumama sa last. And nice one for Alu. So, that will be the last coverage so, for us. So, for today, lahat tayo 3 points. No, lahat 3 points. Lahat 3 points. Si Alo, nag-Vichy game siya kanina versus Secret. Tablado pa rin. At eto na nga pala yung last coverage natin, guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood since from 1 p.m. hanggang ngayon. And then solid pa rin yung support dito sa Lupon. Tapos, for Sir Mike, hindi pa dumating si Sir Mike, no? Maya-maya yung guys, Sir Mike place. Oo. At sa Facebook yan, sa page ni Sir Mike. Sa page ni Sir Mike. Oo. So, yung mga hindi naman nakanood ng live, pwede niyong panoorin sa YouTube. Mag-subscribe na rin kayo. Yan po yung aming YouTube channel. Dalawa ho yan, ha? Dalawa ho yan. Ayan. Lupon WXC. Para sa mga replays. And then, yan. So, sa Team Sherwin naman, yung mga vlogs. Ayan. Vlogs and Sir Mike Place. Nandiyan sa Sir Team Mike Place. Yun. Huwag nyo rin kalimutan na mag-comment, guys, kasi meron kami mga community shoutouts na fini-feature every match. At eto nga pala yung ating may mga Facebook page. Yan, oh. Facebook page, guys. Follow us and add us. Kumbaga. At ayun po mga sir, we will continue our coverage tomorrow. Kita-kitso tayo ulit. And sa mga nag-aabang dyan, Sir Mike Place will be right next. Inaantay na lang ho namin si Sir Mike. And magandang gabi ho sa inyong lahat. Sadly, one C team has fallen. And then we still have Fnatic and TNC in this Kuala Lumpur match. At ayun na nga, magandang gabi sa lahat. Maraming salamat. Lupon WXC, see you tomorrow again.